back mo muli dito sa Alex Channel. Pupunta tayo ngayon sa Tarlac City Project, sa project natin sa ano, sa bahay po ni Kapitan, yung pong A-frame. A-frame update po tayo, tapos sasama sila parang then doon. Magpipintura po sila, doon po sila mga re-repair na pintura doon. Dala namin yung compressor. Compressor. Ayan na, si Bayo pumunta po ng Pangasinan. Aarin niya rin itong mga tubo. Tapos sa atin niya yung binili natin kahapong granite. Ito, alas na tayo. 2,000 years later. Ayan, nandito na po kami sa Tarlac, dito sa San Rafael. Ayan o, bahay ni Cap. Ayan mga boss, update po tayo dito sa ginagawa nila dito. Bale, apat po yung gumagawa natin dito. Si Sunny Boy, ayan, si Juwata, si John, at saka si Adobe. Magkapatid po yung dalawa na yan. Ayan na, nagkaroon na sila. Flint beam. Ito na po yung elevation niya. Tapos angat pa siya ng sentado rito ng 60 cm or 2 feet. Doon po mag-umsay ang ating A-frame. Pero lalagyan din natin siya ng pinaka C-bar beam, para doon natin iaabangan ng patungan ng mga Raptor ng A-frame. Dapat matatagpo yun dahil siya yung angat hanggang taas. Mas maganda po ito sana kung malaki. Medyo limited lang po kasi yung space ni Cap. So maliit lang siya, halos 5x4 lang. Mas maganda po kung gagawa kayo ng ganito, 6x6 meters. Ayan, doon makukuha niya po yung magandang layout sa loob. Ito medyo nag-reduce kami dito. Kulang siya sa haba. Halos sa mahaba siya sa harapan na makitid. Tapos maglalagay pa po kami ng CR doon. Ayan. Pagkakashay na lang po namin itong ano na to. Nasa 20 square meter. 4 meters by 5 meters. So 20 lang, 20 square meter po yan. Tapos A-frame siya. Meron siyang kwarto sa taas. Dito sa baba, open na lang daw. Kung 6 by 6 meters po yung gagawin nyo ganito, for sure, pwede nyo pang lagyan ng kwarto dyan sa ibaba. Ang tawag. Nakabili kami ng tilapia. Mag-iihaw po kami. Asa na yung tilapia natin, Mang Sunny? Paborito ng Mang Dender. Ayan o, laki o. Iyaw natin. Ang laki. Hindi tayo mananahalian. Tapos pagkatapos natin dito, baka dumiretso po ako ng Tarlac. Ay, Tarlac, tuloy Pangasinan. Ang ganda nito, pwede sa farm to. Gagalagay tayong ganito. Mahilig pa naman magtanim siya. Puleleng ng ganito, ito. Tawag dito, tawag namin dito alas gis. Pagka alas gis, namamukad ka dyan. Ang kanyang bulaklak. Ayan na siya. Pagkapon natin yan, for sure, ano yan, mataas. Alas nasa ano po yung ano niya, yung kanyang from floor line, nasa 5 meters yung kanyang apex or kanyang pinaka tok-tok. 5 meters. Alas nasa 2 meters po yung kanyang pinaka sag or pizza header. Alas 2 meters. Alin? Kubo? Malaki yung kubo ko dyan.
ano yun, 16 by 14. Yan, no? Ang uling, Paul. Uling. Bilik, sali ka. Maraming salamat kay Ate Martes, kay Kapitana. Sa merienda po. Tapos, ha, nagluluto rin po silang lunch. Ayan, ha, maliit na project. Siniparan din din. Ang gagawin niya, magbabalot ko siya ng alambre. Hindi, inintay po namin si Kap. Para mabili na rin yung kulay nitong bakod. Tapos yung gate, iyan po namin. Ispray na kulay black yata yun, no? Black daw yung gusto ni Kap. Tapos itong sa may railing niya, yun, no? Babaguhin yung pintura na nababakbak na. Tapos yung kulay niya, kakulay ng kubo. Kubo, no? Hindi pa ako makambubon sa kubo. Ang ginawa mo sa akin talaga din. Ganito yun, no? Ganito kulay din, no? Yan, ganyan, kubo. Chocolate brown. At ang kanyang nanikap, parang pasilyo or parang function hall niya dito. Kaya nag-meeting sila dito, dito sila. Ang kanyang mga ano, kagawad. Ayun, no? Ang ganda, oh. PVC panel, fluted panel. Ito ilalagay po sa bakod, bare. Papalitan na po yung mga ano na yun. Ang tawag dito? Bulo. Yeah. Pero babaguhin na po namin, lalagyan na namin ng matibay na frame. Tapos mas maganda to kung babarnisan para mas matagal yung buhay niya. Manalo na ka din. Taliguran na lang kayo ni Sunny Boy dyan para mabuhusan. Ano, Paul? Ngayon wala lang kita ng ganitong kalasing talapya. Walang kamatayan, tilapya. Lalaki. Kung bigla yun, ha? Ayan, dito magtatanim si Kap. Hindi pa nagtanim si Kap dito? Ito po yung kanyang mini garden dito. Patatambakan niya atas niya ng ano to, ng garden soil. Sarado po, hindi daw binabahaya at nagkakatubi kasi ito. Ano ang tubig pa, oh. Ganda. Garden. Isa, bigyan mo kay Kap. Nandito na po si Kap. Yeah. Hingin mo sa lese. Hey, nakapatro siya, hindi ko makuha na maayos. Yeah. Favorito mo yun, tilapia, eh. Pare, okay, oh. Tara, kain tayo. Kain na. Hindi mo lagyan yung pinggan. Ang laki. Tara, kain tayo. Yeah, maraming salamat kay Ate Marcos. Mami? Adobong manok. Good baboy, oh. Adobong kang kono ito ko. Opo. Sarap. Thank you po. Maraming salamat. Ayan. Ay, masin. Hmm. Tara, tara. Munta na, munta na. Yo, Bon. Ayun din talaga. Thank you.
Yan, nandito po kami sa Wilcon Depot. Bibili po kami ng materyales ni Parang Denden. Ano yung mabibili natin? Dami ah. Pare. Pero kaya dito? Yan lang. Kala pag ito paint center sana. Bali. Anong paint center dyan? Dito sa Riot. Tingnan natin kung meron dyan. Ayan, nandito na po kami. Hindi po kami sa Wilcon nakabili dahil wala po yung mga ibang pintura na kailangan namin. Bumili din kami sa paint center din kami dumiretso ni Denden. Ayan. Baba na. Ayan, ito po yung nabili namin pintura. Halos na mabot ng 21,780 lahat-lahat. Dami nito. Uy, shut up na! Hindi pa shut up mo! Yung shut up mo saan eh? Shut up po pala kay Boss Dudes ng San Sebastian. Boss Dudes Amuraw. Dudes Amuraw? Dudes Amuraw, ang shut up. Dudes Amuraw, shut up po. Ayan yung mga pintura. Ayan yung mga boss, ito babago eh. Babak-abak na. Kaya nito rin po yun, isay. Aspe rin. Aspe. Mas gusto ko ni Cap yung ganito. Ayan yung stainless. Init. Tama na sila na ni Master Denden yung gate ni Cap. Para maganda no? Para yung tubig di tumatagos mo sa loob. Oo, para hindi mga lawang. Nainit no? Pare. Okay, kasi nakasilong yung trabaho mo dyan eh. Pero nung pumili ng pwesto mo no? Pare, ba? Ay, nirin mo yun ang tent. Ayun. Aya, pare. Maya maya, pagtapos mo yung merienda. Paabon naman po tayo sa Pangasinan. Mamayang alas 3. Kaya na yung beam. Ito yung level ng ano niya, ng flooring, kaya dinagyan natin siya ng plinth beam. Tapos dito, tupit beam ulit para doon naman sa kakapitan ng ating Raptor. Mag-A-frame na siya nun. A-frame. Ayan mga boss, malapit na matapos yung kanyang platform. Flooring. May merenda muna tayo. Wow, sarap ng top pizza. Tayo, ayun po. Maraming salamat kay Kapitan sa Kapitana. Uy. Sige dyan, Paul. Paul! Paul, kaya pala. Tapos nagpaluto po lang ano si Kapitan. Nagpaluto siya ng bibi. Iinom doon sila mamaya. Kung saan eh? Magtira ka ng pang-uwi ah. Mamaya eh. Isang hakabang na lang yung tulugan mo, hindi ka makarating. Yun o, huwag ko siguro yung bibi. Bibi. Paluto si ano, si Kapitan. Boss, babay lang kayo. Pizza. Ayan mga boss, let's go. Pagkasinan naman po tayo. Biyernes ngayon. So, tingnan natin kung hindi tayo gagabihin. Pagkaginabi na tayo, malamang doon na tayo mag-overnight sa Pangasinan. Ayan. Time check, alas 4 na pala. Alas 4 siguro makukuha natin ng Pangasinan ng isa't kalahating oras. Dito, Rosales tayo. Magtitiplex na tayo sa Victoria. Yan, shoutout kay Ate May.
tsaka kay Sir Basti. Let's go. Naipit na po tayo sa traffic. Nandito pa tayo sa Tarlac. 4:25 na. Parang mayroong aksidente dun sa may harapan. Hindi umuusad yung mga sasakyan. Alas 5:09. Ayan mga boss, nandito na tayo sa ano, sa Rosales Project. Dito na tayo ano. Dito na tayo matulog dahil baka gabi, sigurado gagabi na po tayo. Gagabi na tayo sa pag-uwi. Bukas na lang tayo maga uwi. Dumating na yung steel decking. Eh nabasa, nandito na rin pala yung steel decking. Ayun na, nakaporma na sila. Forma na itong cantilever slab dito sa may harapan. Luluwang po sa itaas ito. Ito na yung steel decking. Steel deck. Kapal po nito is 1.0 ang kapal niya. Makapal. Ayan o. Ayos. Ano na siyang design dito? Paganyan. So, yun yung garahe. Main door. Silipin natin. Yan, shoutout kay Ate Malaine, tsaka kay Kuya Ricky. Yalan nyo na rin mga sanitary. Ito na yung hagdanan. Ayan yung hagdanan. Nakaporma na. Ilalim po nyan, powder room ang ilalim po. Tapos itong wall na to, magigiba po ito. Tulad ng gusto po ng owner, open lang dito sa area na yan. Sabi ko. Ali yung pitwa na lang doon yung matitira doon. Kaya yung landing niya yung pinaka CR powder room. So yun, so itong ano na ito mga bastong pong backfill namin, pinatubigan po namin to, kumuha tayo dun sa irrigation gamit natin submersible pump, kaya sawang-sawa sa tubig to. Tapos yun na kinukompak pa natin ng compactor. Yan yung electrical. Yan lanay. Sa plano po, walang beam tong ano dito. Wala yung beam ni pare, yung plano eh. Lagyan namin ng beam para mas matibay. Sa plano kasi ano lang siya, pinakabubong lang po yan. Wala siyang load. Parang bubong lang talaga. Parang canopy na in-overlap dyan. Sa plano. Tapos dito, meron pa siyang design dito. Yan, meron siyang canopy dyan. Iikot siya dito sa may lanay. Hanggang dun sa kwanto na yun. So ito, no, walang use po ito. Sayang itong ano na to. Sayang itong area na to. Yung tubo, sure lang. Tapos yung mga tubo, inatid na po nila bayo kanina. Wow. Nandito na rin mga tubo. Ayan na po siya dito sa taas, lumaki siya. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Daan tayo. Bale dito, meron pa pong beam yan. Diretso nga doon, nalagyan na namin beam. Tapos yung planted column tayo dito. Itong area na to, ayun, isentado na po ito.
Tapos yun yung canopy. Parang bubong lang nitong lanay. Nasa plano po yan. Tapos hanggang dito po yan. Halos 3 meters mula dyan. 3 meters. Hanggang doon. Yung pinaka-canopy niya. Kaya pinalagyan ko na siya ng beam para mas matibay. Para if ever na gusto nilang gamitin to, gusto nilang extend, pwede po, pwede. Yung sa plano, alos sa slab lang siya, wala siyang beam. Ayan. Pinalagyan ko na siya ng beam. Ayan siya, tibay. Ang luwang. Ang laki niyang tingnan. Binungsan po natin to. Huwag tayo ng reinforcement. Paano tayo? Dito na tayo mag-overnight. Sabado po bukas, so payday. Payday bukas. Yeah. Sino na nalo? Si Onyok pare. Onyok boss. Si Onyok. Pabili ka ng gin. Ayun pala oh. Tingnan na lang. Tiner. 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 Tiner.